Yun, maganda rin kasi yung mga ano ngayon na huwag iwan yung mga alaga nating hayop. Isa ka doon sa mga alam naming advocate. Paano ka nag-reach out? Paano mo papanawagan sa mga kababayan natin na hindi lang tayo kailangan lumigas, kailangan sila din? Ano talaga eh. Sa ngayon, ang pinakamagagawa ko lang talaga is to post on social media to encourage and i-remind po yung mga kababayan po natin na huwag din nilang iwan yung mga alaga. And also, pag may nadadaanan din po kami along the way, pag may nakita kaming, kunyari mga aso na actually, may owner sila, pero nasa kulungan sila, pero hindi reinforce yung tabing nila. Kasi sa lakas ng ulan at hangin, nababasa rin po sila sa loob ng kulungan. So, kumakatok kami sa bahay nung may-ari para i-remind at sabihin na baka po kung kumaari, patakpan po ng trapal or kung ano. Apo. Kahit malakas yung ulan. Nung ano lang po, nag-isang araw, yun yung ginawa namin ni Mama Jer. Kahit malakas yung ulan, ayun, ang nakakaano pa, meron namang trapal, pero nakalimutan lang nilang itakip at itabing. So yung aso basang-basa talaga. So yun. Last na lang, message of hope sa mga kababayan natin sa lanta ng bagyo. Tapos, message na rin sa mga fur and fur mothers, mga halaga. Sa lahat po ng mga kababayan natin na naapektuhan at nasa lanta nitong bagyong Christine, kapit lang po tayo, huwag po tayo mawala ng pag-asa. In time, makakabangon din po tayo. And huwag po kayo mag-alala kasi darating din po yung tulong na kinakailangan po natin. Sabi po ni Sir Jeff Canoy, kanina talagang patience lang ang kailangan, pero may darating at darating na tulong po. And sa lahat naman ng mga fur parents at lahat ng mga alaga, mga farm animals man or dogs and cats, huwag po natin silang papabayaan. Huwag po natin silang kakalimutan kapag may mga ganitong sakuna. May God bless us also. Thank you, thank you, John.